Amen. Blessed First Fruit Sunday po sa bawat isa. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Ano po? For the past years, ay marami tayong testimonies. Marami tayong napagdaanan. At marami pa tayong pagdadaanan. Ano po? Nakasama ang ating Diyos. Tayo po ba ay excited na magbigay ng ating first fruit offering? Amen. I believe, ano po, na bawat isa sa atin ay ano na, ready na. Okay, commune na sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng ating offering. Okay, this morning, ang ating pong tatalakayin ay offering the right way, ano po, the God's way. And alam po natin, giving our first fruit offering, ito po yung giving our first, ano po, and giving our best. Okay? Sabihin nga po natin sa ating katabi. May katabi ba tayo? I will give my best and my first to the Lord. Amen. Yun po ang offering na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ano po? Sige po, let's bow down our heads and let's open this in prayer. Tunay na dakilang Diyos, kami po ay lumalapit at nagsusumamo. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, sa umagang ito. Sa isa na naman na pagdiriwang, Panginoon, ng iyong presensya. Pagdiriwang, Panginoon, ng mga pagpapala na ibinigay mo sa amin. Mga pagpapala na hindi namin inaasahan, Panginoon, na aming natanggap, O Diyos. At kami rin, Panginoon, ay nagpapasalamat maging sa mga pagkapala na amin pa lamang natatanggapin, Panginoon. Purihin ka, pagpalain ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ito ay tumimo sa aming puso, sa aming isipan, at ito po ay aming maisagawa sa aming paglakad sa aming espiritual na pamumuhay. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Yan. Good morning din sa ating mga nanonood sa live stream. At kayo po ay pagpalain ng Panginoon. At alam ko po ay kung papaanong kumikilos ang Panginoon dito sa iglesia, ano po, maging sa mga bawat tahanan natin, ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng kanyang pagkilos at presensya. Okay. Ang gaganda ng mga suot natin, ha? Saan ba tayo pupunta? sa piyestahan, ano? Piyestahan ng kailaw. Fiestang Kristiyano, ano? Isang pagdiriwang ng kabutihan, pagpapala ng ating Diyos. Okay, offering the right way, the God's way. In this preaching, ano po, we will make sure na yung ating giving, yung ating offering ay tunay na umabot sa puso ng ating Diyos. Amen? We will make sure that our giving or our offering reaches the heart of God. At kailangan natin, siguraduhin natin na ang ating offering ay tunay na umaabot,
ano po, sa presensya ng Panginoon dahil talagang kung hindi ito umaabot sa puso, sa kaluwalhatian ng Panginoon ay this is just useless. Ano po? So we will make sure that every offering that we will give to the Lord, kailangan ito ay tunay na nakakaabot sa puso ng ating dakilang Diyos. Ano po? Making sure our offering brings pleasure to God. Okay? Making sure that our offering brings pleasure to God. Kasi alam naman natin, ano, tayo ay namumuhay, we live to please the Lord and no one else. Ano po? We live to please the Lord. Nabuhay tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay, ng panibagong buhay, para itong buhay na to ay araw-araw nakapagbibigay ng lugod. Amen? Nakapagbibigay ng ngiti sa ating Diyos. Our offering should draw us closer. Ano po? Draw us closer to God and not the other way around. Okay? Kailangan ng ating lahat ng ating pag-o-offer sa atin ng Panginoon, pagbibigay natin sa Panginoon, oras man yon, ng ating mga talents man yon, okay? O kung ano pa man na mga blessing na na-receive natin, na gusto natin ibigay, ibalik sa Panginoon through our tithes and offering, through our first fruit offering, ano po? So, lahat ng ito ay dapat mas lalo tayo na napapalapit sa Panginoon. Ito po yung pinakang importante na talagang desire ng Panginoon na talagang makapagbigay ng ngiti sa ating Diyos at tayo ay talagang makalapit, mas lalo pa maging intimate, okay? Maging intimate ang ating fellowship, ang ating pagkikipag-ugnayan, ang ating pagkikipag-usap sa ating Diyos. So, kung ang ating offering ay nagiging paraan pa para hindi tayo makapag-church, ano po? Let us ask the Lord, ano? Let's ask the Lord na talagang kausapin tayo that in our giving, in our offering, ay talagang tayo ay mapalapit sa Panginoon, mapalapit sa bawat isa sa atin na nandito, sa kapwa natin, mga mananampalataya. Amen. Sa Panginoon. So, all of us should continue to desire, to please, and to be closer to our God, the source of everything. Ika nga, ano po? Siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng ating mga natatanggap na mga pagpapala. So ang ating pong ang mensahe ngayong umaga ay pinulot po natin, okay? Doon sa binasa natin kanina sa ating scripture reading sa Genesis 4:3-7. Sabay-sabay po ulit nating basahin. Genesis 4:3-7. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Verse 4, and Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Verse 5, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. 6, then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? 7, if you do what is right,
will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Okay. So, salamat sa mensahe ng Panginoon sa mga talatang ito. Okay? At mayroon po tayong dalawang punto na pagbubulay-bulayan. Ang una po, our offering reveals the heart of God. At pangalawa, our offering reveals our character. Okay? Totoo po sa unang punto that God reveals whether He accepts our offering or not. Okay? At mapapansin po natin sa verse 3 and 4, makikita po natin dyan yung giving some. Ano po? Cain brought some of the fruits of the soil. And even si Abel din, and Abel also brought an offering, sabi dyan, fat portions from some of the firstborn of his flock. Wala naman pong masama, ano po, na nagbibigay tayo ng portion or fraction ng blessing na ating ng ating mga nare-receive sa Panginoon, ibinabalik natin sa ating Diyos bilang offering. Ano po? Wala pong masama doon. Hindi naman tayo ni-require ng Diyos na ibigay lahat, ano po, ng ating nare-receive sa Panginoon. Only a portion, a fraction ng blessing na nare-receive natin. Dahil ang sa totoo, ano po, ang katotohanan, the Lord looks at the heart. The Lord looks at the quality, okay? The Lord looks at the quality and not the quantity of our giving. So ito po ang patuloy natin na tatandaan kapag tayo po ay nag-o-offer sa Panginoon. Ano man yung ino-offer natin sa Panginoon, ang talagang tinitingnan ng Diyos ay yung quality ng ating pagbibigay. Okay? Yung quality ng ating offering sa Panginoon. It is better to offer our portion out of devotion than to give plenty yet unwillingly. Amen po ba? Kung yan ay tunay na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, ang ating pong offering ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga kanina, yung bungad natin, we will make sure that every offering that we give to the Lord reaches His heart. Amen? Talagang umaabot, tumatagos sa puso ng ating Diyos. Kaya let's see how the Lord revealed His heart on Cain and Abel's offering. Palagi na natin itong nababasa, napapakinggan, kinokote na talata. Ano po? Pero we will continue to ask the Lord to give us wisdom on this, about our offering, about our giving sa ating dakilang Diyos. So tayo ay tinuturuan to we should give our best, ano po, giving the best offering that we could give to the Lord. At sa katunayan sa verse 4, sabi dito, Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. Okay? Notice po natin, tingnan po natin, i-highlight po natin na talagang makikita natin sa offering ni Abel na ibinigay niya yung the best para sa Diyos. There's an effort on his part. Ano po? Dahil talagang
naroon yung pagpili niya, sabi dito, fat portion of from some of the firstborn of his flock. Makikita natin dito na talagang totoo na merong kalidad, okay? Doon sa inoffer ni Abel, okay? Merong kalidad. Merong oras, pinaglaanan ng panahon. Pinaglaanan ng effort natin, ng energy natin, yung ating pag-offer sa Panginoon. There's quality. There's quality time of preparation na ginawa si Abel. Kaya ang katanungan sa atin, how much time have we spent for God to speak to us on giving? Especially right now, this day that we are offering our first fruit. Gaano ba tayo nagdulog ng oras, ng panahon, ano po, na talagang bigyan ng oras yung pagdulog sa Panginoon para talagang makausap natin siya, makausap din tayo at ma-receive natin ang salita ng Panginoon sa ating pagbibigay ng ating first fruit offering. Ano po? By giving our best to the Lord. Okay? Gaano kaya? Ano kaya yung effort na ibinigay natin? Ano kaya yung effort na inambag natin para sa offering na ibinigay natin or ibibigay natin sa Panginoon? And I do believe that we are all ready to give our offering to the Lord. We are excited to give our offering to the Lord. And makikita din natin dito sa talatang ito, sa verse 4, ano po? The significance of the firsts. Okay? Kasi sabi doon ay inaalay ni Abel some of first born of his flock. Okay? Sa kanyang mga tupa. Okay? There's something special, ano po, on every first, yung mga una. There's something special. Aside doon sa emotionally, di ba, kapag first time experience, first time na napuntahan natin, ay excited tayo, di ba? Mas excited tayo kesa doon sa pangalawa, pangatlo, okay? Mas matindi yung ano natin, yung pagre-ready natin, prepare natin doon sa mga una na ginagawa natin. And even, di ba, kapag especially nareceive tayo ng answered prayer, thank you Lord, dahil sa pinapanalangin kong trabaho, natanggap ako. Okay? Di ba, masaya ka dahil na sa unang pagkakataon ay naka-receive ka ng iyong ano, ng iyong salary, naka-receive ka ng pagpapala na galing sa Panginoon. At yung kasiyahan na 'yon ay kino-convert mo into rejoicing, into giving, into offering. Ano po? Into offering sa ating Diyos. Dahil after long wait of our prayers, sa wakas, natanggap na natin yung ating talagang pinaka-aantay na panalangin natin. So because of that outpouring ng ating puso, ng kasiyahan na yon, okay? Talagang naroon yung automatic na lang yung ating pagbibigay, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. I believe and I pray na talagang nandoon na tayo sa level na talagang yung ating pagbibigay ay talagang automatic sa ating buhay. Dahil sabi nga natin the past messages, ano po, bilang isang Kristiyano,
isang marka ng isang tunay na pagiging Kristiyano ay yung ating pagiging mapagbigay. Okay? At hindi naman tayo magbibigay lang kapag sa mga malalaking bagay. Okay? Dahil sabi nga natin kanina, ang tinitingnan ng Panginoon ay yung kalidad ng ating pagbibigay at hindi yung dami ng ating ibinigay. So kung ano pa man yung ibinigay natin, kapag ito ay pinaghandaan natin, galing sa ating puso, ay tunay ito na makapagbibigay ng lugod sa ating Diyos. At ano kaya? Bakit kaya in-include pa doon sa talatang ito na talagang ano, yung pag-offer ng firstborn? Bakit specific na firstborn animal, di ba? There is a significance na talagang doon sa mga, sabi nga natin, mga una. And even dito sa na-receive noon, okay, in the Bible times, na sila ay nakaka-receive ng unang bunga o yung firstborn na animal, tupa man yan o baka man yan, talagang kakaiba yung nararamdaman, nararanasan ng may-ari, okay, ng isang farmer o isang may-ari doon sa blessing na yon, okay? And makikita natin yon, makikita natin na doon sa firstborn animals ay makikita natin in the Bible times na talagang they look at it and even treat them at some point na talagang special. Okay? At some point na it's special na parang, thank you Lord, ay nagbunga yung aking pagpapagod sa pag-aalaga ng mga tupa, okay, ng mga baka at kung ano ano paman, ano po na na-produce na receive ng isang may-ari o isang sa isang farmer. At gayon din naman yung firstborn, especially sa firstborn na son, makikita natin 'yon sa mga talata sa Biblia kung paanong ano yung kakaiba ano po doon sa mga firstborn na son noon. Okay? In Bible times. Kasi makikita natin doon yung double portion of inheritance. Ano? There is unique rights, responsibilities, and privileges. Yung tinatawag natin the birthright. Ang example niyan, yung pinag-aagawan nila na talagang gustong agawin ni Jacob, yung birthright ni Esau, di ba? So ganun na lang because of this, okay? Kakaiba, there's double portion of inheritance. There is unique rights, responsibilities, and privileges doon sa mga firstborn son. Kaya it is being specified na talagang ibigay sa Panginoon, i-offer ang firstborn, i-dedicate ang firstborn, animal man yan o sa tao man yan. Dahil kung makikita natin dito sa Deuteronomy 15:19, ito ay para sa mga animals, ano po, sabi dyan, all the firstborn males that are born of your herd and flock, you shall dedicate to the Lord your God. You shall not do, you shall do no work with the firstborn of your herd, nor shear the firstborn of your flock. 20, you shall eat it, you and your household, before the Lord your God, year by year, at the place that the Lord will choose. 21, but if it has any blemish, if it is lame or blind or has any serious blemish or whatever, you shall not sacrifice it to the Lord your God. So talagang
pinagpipilian, iniingat-ingatan yung pag-offer, ano po, sa Panginoon. Na kung ito ay merong blemish, kung ito ay merong kapansanan, ay hindi ito dapat i-offer sa Panginoon. Gayun din sa atin, ano po, sa ating pag-o-offer ng ating buhay, pag-o-offer ng mga resources natin, tingnan natin, ano ba ito talagang, ito ba ay in good quality? Okay? Maganda ba ang kalidad nito? Wala ba itong defect? Okay? Mga inaalay natin sa Diyos. Because, yung ating purpose na talagang to make sure na it reaches the heart of the Lord, ay mapapangyari po yun. Kapag talagang pinili natin yung the best, ano po? Pinili natin yung the best offering na ibibigay natin sa Panginoon. At nakita naman natin yung resulta. Still in verse 4. Ano yung sabi doon? Anong sabi doon? Sabay-sabay nating basahin. The Lord look with favor on Abel and his offering. Nalugod ba ang Panginoon sa offering ni Abel? Nalugod ba ang Diyos sa ibinigay na offering ni Abel? Amen. Dahil nakitaan ito ng Diyos ng talagang pagsusuri, na talagang special na pagbibigay ng effort, ng pagbibigay ng oras para sa pag-offer sa Panginoon. So lahat sa atin, lahat ng ating offering sa Panginoon, ito rin ay makapagbibigay ng lugod at mapapangiti ang Panginoon. At sasabihin din sa atin, ano po, na tiningnan ng Diyos with favor ang ating offering kapag sinunod natin yung pinapagawa ng Diyos. The right way of giving, the God's way of giving. Tingnan naman natin yung kay Cain. Ano po? Kay Cain, giving the least. Walang masyadong detalye dito kay Cain doon sa kanyang offering. Kaya yung sinabi lang dito, walang sinabi na kung anong detalye, ano po. Basta doon sa talata, ang sinabi lang ay Cain brought some of the fruits of the soil as an offering. Walang na-mention. But most probably, Cain did not offer the best quality of his produce. Kasi hindi nga tinanggap ng Diyos yung kanyang offering. And worst, his offering ay yung mga ano na lang, yung mga parang tira-tira, left over doon sa pinaghanda na nagamit na o inihanda na sa pamilya at kung ano yung natira, ayun na lang yung inoffer sa Diyos. It could probably like that. Walang na-mention, pero makikita natin doon sa naging sagot ng Panginoon doon sa offering ni Cain na hindi niya talaga na nagustuhan, okay? Na para bagang yung offering ay for the sake of offering and not really honoring the Lord doon sa ibinigay ng Diyos kay Cain or kay Cain na pagpapala. Okay? Na parang, ay, pwede na to. Yung ganun. Pwede na to. Pwede na tong i-offer. Okay na to. Pwede na to. So, hindi yun yung inaantay ng Panginoon, di ba? Hindi yun yung talagang gusto na makita ng Panginoon dun sa ating mga offering. Ang gusto talaga ng Diyos ay makita yung paglalaan natin ng panahon para talagang yung kalidad ng ating pagbibigay ay katanggap-tanggap sa Kanya.
Meron ako dito na points na kung saan bilang tayo, mga Kristiyano, sa ating pag-o-offer, ano yung dapat natin na gawin upang ito ay talagang tunay na maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Our offering should be, ang una ay pre-planned. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay napagplanuhan. Sabihin nga po natin, napagplanuhan. Hindi yung pagpasok natin dito sa church na ano yung offer ko? Ay, kung ano yung nasa bulsa ko, yun na. Yun ang ibibigay ko, di ba? Ang ibig sabihin dito ng pre-planned na talagang sa bahay pa lang, sa inyong pamilya, ay pinagpe-pray nyo na yung offer nyo sa Panginoon. Lord, this is my offering to you. Ano po? Napagplanuhan, napag-usapan. Okay? In 1 Corinthians 6:2, sabi po dyan, on the first day, ito yung instruction ni Paul sa pagbibigay ng offering sa templo o pagbibigay ng offering sa gawain. Okay? On the first day of the week, each of you should set aside some income and save it to the extent that God has blessed you so that a collection will not have to be made when I come. So there is preparation, it is pre-planned. Pinanalangin mo na ba yung offering mo sa Panginoon? O ito ay basta-basta na lang, kung ano yung laman ng aking wallet, yun na lang. Okay? Kung ano yung laman ng aking bulsa, yun na lang. Kung ano yung sikat na pera, ay sikat na pera sa church, ay yun na lang. Ano yung sikat na pera sa church? 20 daw. 20 daw. Aray. So dapat ito ay napagplanuhan. Kasi dapat yung pagbibigay natin ay may kinaalaman doon sa ating patuloy na paglapit at patuloy na pag-ask sa Panginoon upang tayo ay mapalapit, mas lalong mapalapit ang ating fellowship sa ating Diyos. Pangalawa ay it should be in secret. Okay? In secret. Hindi natin kailangan na ipangalandakan, yung ating pagbibigay. Dahil sabi sa talatang ito, mga talatang ito, in Matthew 6:1-4, be careful not to display your righteousness merely to be seen by people. Napakitang tao lamang. Otherwise, you have no reward with your Father in heaven. And in verse 2, thus, whenever you do charitable giving, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites do in synagogues and on streets, so that people will praise them. I tell you the truth, they have their reward. So kung ano yung ating ibinibigay, it's between you and the Lord. At hindi na kailangan na ipangalandahan ito. Ano po? Na kailangan gusto natin na malaman ng iba kung gaano kalaki yung ating ibinigay sa gawain o ibinigay natin sa kung sino man na nangangailangan. Okay? Upang talagang ma-receive natin yung pagpapala talaga na galing sa Panginoon. At pangatlo, sacrificially. Okay? Sacrificially. At times, ano po, mangungusap sa atin ang Panginoon sa ating pagbibigay. Na kahit yung ating pagbibigay ay beyond doon sa ating kakayanan. Okay? This is what it means about giving sacrificially. Na para bagang inuudyakan tayo ng Panginoon na magbigay beyond doon sa kakayanan natin. Okay? That is giving sacrificially to the Lord. And in this verses, in 2 Corinthians 8:2-3, sabi po dito, that
during a severe ordeal of suffering, ito mga mananampalataya, ano po? During a severe ordeal or of suffering, their abundant joy and their extreme poverty have overflowed in the wealth of their generosity. 3, for I testify, they gave according to their means and beyond, okay? And beyond their means. They did so voluntarily. Sometimes ganun yung pag-udyok ng Panginoon. Ano po? Na makapagbigay tayo sacrificially. Na kahit para kailangan na ng ating pamilya. Pero dahil nakita natin yung mas pangangailangan ng iba, di ba? Ay tumulong pa rin tayo. Nagbigay pa rin tayo. At yun po, hindi po yan na binabaliwala ng ating Panginoon. Yun yung mga pagbibigay na totoong na tinitingnan or napapansin ng Panginoon. Natandaan po natin yung example din na binigay nung last na ako ay nagsalita, yung sa widow, di ba? Bakit napailing or napansin yung binigay ng widow kaysa doon sa mga mayayaman na nagbigay? Ito ay dahil nagbigay siya sacrificially, kung ano yung lahat sa kanya. Yung mga mayayaman, nagbigay sila, parang siguro barya-barya lang ang kanilang mga kinikita. Diba? Ano lang yung maibigay nila. Pero itong widow ay talagang yung kanyang ikinabubuhay ay binigay niya sacrificially. Kaya talagang napansin ito ng ating Panginoong Jesus. It's giving a sacrificial. Ito din, sa case din nito, na kahit mahirap yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay, dahil sa pagkilos ng Diyos, ay talagang nag-overflow pa din yung kanilang generosity to give, to help. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, ay hindi sila nagmaramot, ano po, kundi ay talagang tumulong sila at nagbigay sila sa gawain ng Panginoon at doon sa mga kapatiran na nangangailangan. Okay? So ito po yung tatlo na talagang tinitingnan ng Panginoon, should be pre-planned in secret, at saka talagang at times uudyokan tayo to give sacrificially to the Lord. Tayo din mga kapatid, we may be as guilty as Cain at times ano po sa ating ating pagbibigay. Na kumbaga yung ating offering ay parang it's an obligation na ating dahil ito yung sinasabi eh, ito yung ginagawa sa church, so gagawin ko na rin ano po. So na hindi dapat ano, okay? Na itong ang ating offering ay kailangan ito ay merong pagsamba, okay? Pagsamba. Giving is an act of worship, pagsamba sa ating Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa bawat isa sa atin, sa pamilya natin, sa lahat ng area ng ating buhay. Ano po, hindi siya nagkukulang. And makikita natin dito yung kakaiba or magkasalungat na sagot ng Diyos kay Abel at ngayon kay Cain, ano, kay Cain. Na sabi diyan in verse 5, but on Cain and his offering he did not look with favor. Nakakalungkot na ganun, 'di ba? Ayaw natin ng ganun, yung offering ng yung ating offering ay hindi tatanggapin ng ating Diyos. So gusto natin na talaga, that's why paulit-ulit nating sinasabi doon sa una pa lang, sa bungad pa lang ng mensaheng ito, na talagang we want to make sure that our offering should reach the heart of God. Amen? Talagang makaabot sa paanan ng Diyos, sa puso ng ating Ama.
And dadako na po tayo sa ikalawang punto. Okay? Yung una, our offering reveals the heart of God. At nakita yon sa kung ano yung naging reaction o kung ano yung naging sagot ng Panginoon doon sa mga offering ni Cain at ni Abel. At ngayon, ang pangalawa, our offering reveals our character. And on the same passage na atin pong binabasa, na ating tinatalakay, sabi po dyan, talagang nakita yung karakter ni Cain sa harapan ng Diyos. So Cain's character has been exposed. Okay? And in verse 5 to 7, let us read this verses. So Cain was very angry, okay? And his face was downcast. In 6, then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted?" Sabi na yung nakita ng Panginoon, bakit malungkot ka, Cain? Okay, doon sa ano. Bakit malungkot ka sa iyong pagbigay? Dahil hindi tinanggap yung iyong offering, bakit ka malungkot? Sabi ng Panginoon, kung nagbigay ka ng tama, sa tingin mo kaya, Cain, hindi ko ito tatanggapin? Parang ganun yung usapan nila. Pero talagang iba yung naging reaksyon ni Cain, ano, ni Cain. Malungkot. Okay? And even makikita natin dito sa passage na ito, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. There's a warning na binigay ang Panginoon kay Cain. Kailangan sundin mo. Kailangan doon sa huwag mong paghariin yung galit mo, huwag mong paghariin yung nararamdaman mo para ikaw ay magkasala. Okay? Ikaw ay magkasala. Kailangan mong matagumpayan or mapagtagumpayan itong sitwasyon na to. Sabi ng Diyos kay Cain. God even gave Cain an advice or counsel, pero pinanghawakan pa rin ni Cain yung ano niya, yung envy niya, yung ano niya, yung galit niya, yung pa rin yung pinanghawakan ni Cain. So hindi siya nakinig doon sa counsel, hindi siya na nakinig doon sa advice ng Diyos. And alam natin yung sunod na nangyari, ano po, hindi ko na inilagay diyan sa screen, okay? Sa ating PowerPoint. Pero alam natin yung istorya na nangyari, okay? Anong nangyari? Pinatay ni Cain si Abel. At Cain suffered the consequences of his actions. Naparusahan siya ng Diyos. Hindi naging madali yung kanyang naging buhay, okay, yung kanyang naging sitwasyon. At I pray na talagang matuto tayo sa example na ito. Ano po? It started with an offering that not right before God. Hindi tama, okay? Sa harapan ng Diyos. And it ended up to difficulties and hard toil. Sobrang paghihirap because of the consequences of his actions. So in our giving, we should always communicate to the Lord. Mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon at mas lalo na pakinggan natin yung mga counsel, yung advice ng Panginoon para talagang tayo ay ma-receive natin yung full na buo na pagpapala
na nagaling sa Panginoon. So again, I believe na talagang for the whole month of January, di ba, pinagpipray natin ito, sunod-sunod yung tinuturuan tayo kung ano talaga yung purpose ng ating giving, kung ano yung attitude natin sa ating pagbibigay para talagang masiguro natin, okay? Masiguro natin na talagang itong ating offering sa Panginoon ay maaabot ang kanyang puso. Gusto ba natin yun, mga kapatid? Gusto ba natin yun, mga kapatid? Amen. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. We want this offering to reach the heart of God. And we will conclude this message. Sabay-sabay po nating basahin. May we always please God in our giving, setting aside our own will and letting Him be the center of our offering, giving our first and best to God. Deserve ba ng Panginoon ang the best? Deserve ba ng Panginoon ang first? Amen. Deserve ng ating Panginoon. Ngayon sa mga sitwasyon natin ngayon, napagdaanan natin yung pandemya, pero hetong tayo ngayon, di ba? Ang gaganda ng suot nyo. Nakabarong Tagalog, ano? Meron tayong mayor dito, meron tayong congressman dito. May senator pa. Okay. May first lady din yata. Grabe talaga. So, talagang nakikita ng Panginoon yung puso natin sa ating paghahanda. Amen? Hallelujah. Are you excited? Are you excited? Let's give the Lord the highest offering. Amen and amen. Hallelujah.